legal experts natin para ipaliwanag at pakipag-usap ng harapan doon sa taong bayan para may paliwanag nila at ma-counter po yung mga kasinungalingan na pinapakalat ng mga traidor sa ating bayan. Well, alam naman natin no, na mas nag-intensify ang mga trolls ngayon. Mas dumarami sila, mas nagiging active sila. Double the pay na yata sila galing sa People's Republic of China o sa Chinese Embassy. Hindi natin alam, no? But definitely, the trolls are increasing in number in the social media. This is one of our measuring stick to say that our transparency efforts is really successful, no? The mere fact na ginagalingan ng China kanilang information operation to counter our factual narrative is a good sign that we are really winning this battle. Ngayon ko ang tanong, how can we be able to defeat the fake news, the disinformation, and misinformation of these trolls? The National Security Advisor, Sir Eduardo Anyo, has a very simple response to this question. He said, we just have to keep on telling the truth. No? Para sa amin, every time na magsalita tayo ng katotohanan kung saan anong nangyayari sa West Philippine Sea, no amount of lies ang makaka-counter dito. Kahit anong paghabi pa nila ng kwento, pag-deny nila, pag-sway nila ng public discourse, ang narrative natin, kung papanindigan lang natin talagang totoo, kahit hindi nga natin panindigan dahil totoo naman talaga sinasabi natin, hindi nila ito matitinan. No?